Nung minsan po, merong isang kwento tungkol sa isang magsasaka. At siya daw po ay nakapangasawa, pero ang problema, itong napili niya, bungangera, nager po, walang tigil sa pagsasalita, sa pagrereklamo, tinitiis po niya. Pero para magkaroon daw po siya ng peace of mind, ang ginagawa po nitong magsasaka, siya'y pupunta sa bukid, dahil doon tahimik, inaalagaan po niya yung paborito niyang kabayo. Pero nung minsan po, dumaan yung kanyang misis na bungangera. Pinagdala siya ng pagkain. Habang kumakain po itong magsasaka, ayun na naman, walang tigil sa pagsasalita, sa pagbubunganga, sa pagrereklamo. First time pong makarinig ng ingay nitong kanyang kabayo. Biglang nabulabog, nabigla. Kaya naman po ito'y nagwala, naglulundag, nagsisipa-sipa. At aksidente po nasipa niya itong asawa nung magsasaka. Tumilapon siya at sa kasawiang palad, namatay po. Kaya po, bago yung libing, nilamay muna at pinamisa. Dumating po yung pari. At napansin po ng pari na napakaraming mga tao, pero itong mga tao nilalapitan itong magsasakang balo, kinakausap siya. Pero na-curious po itong pari dahil pag yung mga babae, silang kumakausap dito sa magsasaka, siya po ay tumatango lang, nagnanad. Pero pag lalaki, yung kumakausap sa kanya, siya ay napapailing. Kaya nga po, nagtataka siya. Ano kaya sinasabi ng mga taong ito sa kanya? Parehas lang yung response niya, yung sagot niya sa mga babae, ganyan din sa mga lalaki. Kaya nga po, bago yung misa, kinausap niya yung magsasaka. Sabi niya, may napansin ako at pinagtatakan ko lang. Ano yung sinasabi ng mga babae sa'yo? Bakit ikaw ay napapatango? Pero pag lalaki ang kumakausap sa'yo, ikaw ay napapailing. Sumagot po itong magsasaka, sabi niya, ayon po ba, Father? Kasi po, itong mga babae, kakumari po nitong misis ko. Sinasabihan po ako, condolences, nakikiramay kami. Tapos sinasabi pa nila, ang ganda po ng misis nyo, parang natutulog lang. Kaya ako naman po, nagpapasalamat, tumatango po ako, sinasabi ko, thank you, maraming salamat. Kaya po ako'y napapatango. Eh yung mga lalaki naman, bakit napapailing ka? Ano ba sinasabi nila? Ayon po ba, Father? Mga kakumpari ko po, tinatanong po nila, magkano ko daw po binebenta yung kabayo? Bibilin daw po nila, gagamitin nila sa mga asawa nila. Sabi ko po, umiiling ako, hindi ko ibebenta yan. Mahal na mahal ko yung kabayong yan dahil binigyan ako ng peace of mind, sabi niya. Kaya kayo pong mga mister ha, not for sale po yung kabayo. Huwag nyo nang iisipin, huwag nyo nang hahanapin. I think a lot of us would really desire to have peace in our life. Isa po yan sa kagustuhan natin, hinahanap-hanap natin. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. At paano nga ba magkaroon ng kapayapaan? In our gospel, the Lord says, peace I give to you. Not as the world gives, but it is a very special kind of peace. Kapayapaan galing sa Diyos, hindi kamukha ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Anong klaseng kapayapaan ito? Para maintindihan po natin itong kapayapaang ito, kailangan tignan natin yung mismong salita na ginamit ng mga Hudyo. Sa salitang Hebreo o sa mga Hudyo, ang salitang peace ay translated po sa shalom. And shalom, para po sa kanila, ang pagkakaintindi nila, ay pagiging buo, kompleto, ganap. That is what shalom means. There is nothing lacking. Pag merong kulang, wala kang shalom, wala kang peace. Pag napuno na yung kulang, yung nawawala, nakita mo na, dun mo lang mararanasan yung shalom, yung peace, kapayapaan. Halimbawa, kamukha po sa inyong mga magulang, pag hindi pa umuwi yung iyong anak, di ba you're restless, hindi ka palagay, wala kang shalom, kasi hindi kumpleto yung mga anak mo. Pag wala ka pang pambayad ng utang mo, yan, malapit na yung due date, magbabayad ka ng kuryente, ng tubig, ng internet, yung inutang mong cellphone o rep, wala kang shalom, wala kang kapayapaan. Pero pag may pera ka na, wow, ang yabang-yabang mo. Palagay ang iyong loob. Meron kang peace, meron kang shalom. Kasi meron kang panakip dun sa pagkukulang. Walang shalom ang mag-asawa. Wala silang peace pag wala pa silang anak. Napakasakit, napakahirap pong karanasan ito. Yung nabubuhay sila, sila lang dalawa, hindi sila magkaanak-anak.
Di ba nakukumpleto yung pamilya pag merong kang anak? Lalong-lalo na pag yung mga anak mo, nagkaroon ng anak ba? Kahit na lolo-lola ka na, meron ka na mga apo, nakakapagbigay ng tuwa at saya sa'yo. That is shalom. When you are now finally complete. And the question is, what completes us? Ano ba yung nagpupuno sa kakulangan natin? There can only be one that can complete us until eternity. The one that completes us bodily, emotionally, intellectually, spiritually. And that is the Lord, the grace of God, the love of Jesus. Parang yung sinabi po ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you. Hindi tayo mapapalagay, hindi tayo makakapagpahinga, wala tayong kapayapaan hanggang hindi tayo nagpapahinga sa Diyos. At may katotohanan po yun, nawawala ang kapayapaan natin sa buhay pag wala ang Diyos. Yung pong mga mag-asawa na may problema, they would confess that to me. Ano po yung dahilan? Bakit nag-aaway sila? Kasabihin nila, kasi po, Father, nakalimutan na po namin magdasal. Totoo po yung sinasabi niyo. Kasi po, hindi po kami nagsisimba. Yes, minsan, third party, may other woman, o may ibang lalaki. That's part of it. Yes, sometimes there's money problem. Yes, minsan, merong problema sa mga biyanan. Oo, totoo. Minsan, merong problema din sa attitude differences. Pero isang factor po, malaking factor, pag yung mag-asawa hindi nagdarasal, pag yung mag-asawa hindi lumalapit sa Diyos, pag wala ang Diyos sa relationship, siguradong magkakaroon ng problema, walang kapayapaan. At kahit po yung mga nalululong sa bisyo, ito din yung nakakalimutan nila. Dahil masyadong focus sa material na bagay, na iniisip itong material na bagay na ito siya makakapagbigay ng tuwa sa akin. Alak, pera, kaya nalululong sa sugal, drugs. Oo, binibigyan ka ng panandalian na tuwa. Pero pag nawala yon, meron nararamdaman na kawalan, emptiness. Merong puwang sa iyong kalooban, sa iyong puso. Meron pa ring kulang. At walang ibang makakapagpuno doon kung hindi ang Diyos. Napakasimpleng kailangan ng ating pagkatao. That inner connectedness with the Lord. Pag ikaw ay konektado sa Diyos, mapupuno yung iyong pagkukulang. At lahat ng mga bagay na nakapalibot sa iyo, extra na lang yan. Bonus na lang yan. Kung meron, salamat. Kung wala, salamat din. Pero ang pinakamahalaga na kailangan natin maintindihan ay dapat palaging nandyan ang Diyos sa ating buhay para maging kompleto tayo, para maging payapa tayo sa ating buhay.